Pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Through the Lens of Grace. Ito po ay pagtatalakay, pagbabalangkas at pagbubulay-bulay patungkol po sa biyaya ng Diyos, because we have been admonished to grow in grace ayon po kay Apostle Peter, Brethren in Christ. At ating pong ipagpapatuloy ang ating pong series, Who I Am with Christ Jesus. And we're now here in part 24, entitled, I Have Been Predestined to Be Like Jesus. Let me repeat, brethren in Christ, I have been predestined to be like Jesus. Mga kapatid, tandaan po natin ay tayo po ay itinalaga ng Panginoon na maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo, brethren in Christ, at atin po itong mababasa sa Romans 8:29, Tagalog ang Biblia. Sapagkat yaong mga nanguna pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. And in Amplified Version, Romans 8:29, for those whom he foreknew, of whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning, for ordaining them to be molded into the image of his Son, and share inwardly his likeness, that he might become the firstborn among many brethren. So here, brethren in Christ, maliwanag na tayo po ay dinestined na maging katulad po ng ating Panginoong Hesukristo, maging katulad ng kanyang imahe, inwardly, maging katulad po ng kanyang kalooban, mga kapatid. Because if Jesus Christ is righteous, is we are confront, brethren in Christ, to be like Jesus as righteous brethren. Ngayon, let us first define the word predestinate. The word predestinate in Greek word ay proorizo. Proorizo meaning to limit in advance, that is figuratively predetermined, and it translated determine before, ordain, predestinate. So yan po mga kapatid ang salitang proorizo na ibig sabihin mga kapatid ay predetermined, to limit in advance, or determined before, ordained, predestinate. So, yun po mga kapatid, na bago pa man likhain ang mundo, we have been chosen, brethren in Christ, we have been predestinate para po tayo ay maging kalarawan ng ating Panginoong Kristo, maging katulad tayo ng kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. We are destined to do His will. Tandaan po natin, tayo po ay itinalaga para po tayo ay gumawa sa kalooban po ng Diyos. Let us read here in Acts 4:28, Tagalog ang Biblia, upang gawin ang anumang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. And in Amplified Version, Acts 4:28, to carry out all that your hand and your will and purpose had predestined, predetermined, should occur. So here, brethren in Christ, tandaan po natin na we are predestined to do the will of God. And another thing, we are destined to do His work, brethren in Christ, dahil ang wika po dito sa Ephesians 2:10, Tagalog ang Biblia, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. And in Amplified Version, Ephesians 2:10, for we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us
to live. So maliwanag mga kapatid na tayo po ay predestined ng ating Panginoon at mayroon na po siyang plano beforehand para po tayo gumawa ng kabutihan. So ibig sabihin, tayo po mga kapatid ay His workmanship, tayo po ay Kanyang handiwork, tayo ay Kanyang masterpiece, brethren in Christ, molded, at tayo po ay itinalaga para po sa mabuting gawa. Ang wika nga po dito, pre-arranged and made ready for us to live. Kaya tayo po mga kapatid ay predestined to do good works, brethren in Christ. And another thing, we are destined to be His witness. Tandaan po natin, of course, before we can be a witness of God, we must first encounter Him and we must first experience Him. Kasi we cannot testify ng isang bagay na hindi po natin naranasan. Let us read here in Acts 22:14 to 15, Tagalog ang Biblia. At sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga ka upang mapagkilala mo ang Kanyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa Kanyang bibig, sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. And in Amplified Version, Acts 22:14 to 15, and he said, the God of our forefathers has destined and appointed you to come progressively to know His will, to perceive, to recognize more strongly and clearly, and to become better and more intimately acquainted with His will, and to see the righteous one, Jesus Christ, the Messiah, and to hear a voice from His own mouth and a message from His own lips. For you will be His witness unto all men of everything that you have seen and heard. So dito mga kapatid, ito po ay calling kay Apostle Paul na siya po talaga ay predestined para po siya ay maging witness ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang nakita at sa lahat po ng kanyang narinig sa ating Panginoon. The same thing, brethren in Christ, tayo rin po ay predestined ng Lord para po natin tayo po ay maging mga witness or maging saksi sa lahat ng bagay na ating nakita, sa lahat ng bagay na ating naranasan at sa lahat ng bagay na ating narinig, mga kapatid. Now, to what purposes did God predestinated us? Let me repeat, brethren in Christ, to what purposes did God predestinated us? So, brethren, mayroon po tayong apat na bagay na tatalakayin po. Ang i-acronym po natin ang salitang REAP, R-E-A-P, for us to easy remember, brethren in Christ. First point, we are predestined for redemption. Tandaan po natin na tayo ay itinalaga para po tayo ay magkaroon ng tinatawag nating kaligtasan. Let us read here in 1 Peter 1:18-21, Tagalog ang Biblia, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordirong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Diyos, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. And in Amplified Version, 1 Peter 1:18-21, you must know, recognize that you were redeemed, ransomed
from the useless, fruitless way of living inherited by tradition from your forefathers, not with corruptible things such as silver and gold, but you were purchased with the precious blood of Christ the Messiah, like that of a sacrificial lamb without blemish or spot. It is true that he was chosen and foreordained or destined and foreknown for it before the foundation of the world, but he was brought out to public view, made manifest in these last days at the end of the times for the sake of you. Through him you believe in, adhere to, rely on God, who raised him up from the dead and gave him honor and glory, so that your faith and hope are centered and rest in God. So yun po mga kapatid, na tayo po ay binili sa malaking halaga, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po ng ginto, hindi po ng pilak, mga kapatid, hindi po ng kung ano-ano pa mang bagay, kundi ang katumbas ng ating kaligtasan, ang katumbas ng ating katubusan ay walang iba kundi ang buhay mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po mga kapatid ay itinalaga na po mga kapatid nung una pa man bago pa ho malalang ang sanlibutan. Kaya salamat sa Diyos dahil nabilang tayo sa kanyang kaligtasan, nabilang tayo sa kanyang katubusan, because again, brethren in Christ, we are predestined for redemption. Second point, we are predestined for eternal life, brethren in Christ. Pakatandaan po natin, hindi po tayo predestined ng Lord para mapahamak, kundi tayo po ay predestined ng Lord para sa buhay na walang hanggan. And let us read here in Acts 13:47-48 Tagalog ang Biblia, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos, at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. And in Amplified Version, Acts 13:47-48, for so the Lord has charged us, saying, I have set you to be a light for the Gentiles, the heathen, that you may bring eternal salvation to the uttermost parts of the earth. And when the Gentiles heard this, they rejoiced and glorified, praised and gave thanks for the word of God. And as many as were destined, appointed and ordained to eternal life, believed, adhered to, trust in, and relied on Jesus as the Christ and their Savior. So, brethren in Christ, alam naman po natin na ang apostol sa mga Hudyo ay si Apostle Peter, at ang apostol sa mga Hintil ay si Apostle Paul, brethren in Christ. At nakita po natin na ang mga Hintil ay itinalaga po sila doon po sa buhay na walang hanggan. That's why when they heard the word of God, they automatically believe. At tandaan po natin, kabilang po tayo sa heathen, kasama po tayo sa mga Gentiles, brethren in Christ, na mga itinadhana, itinalaga ng Diyos bago pa man malalang ang sanlibutan upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Third point, we are predestined for adoption. Tandaan po natin mga kapatid, dahil alam po naman natin na si Jesus Christ is the only begotten Son of God. So of course, nag-iisa lamang siyang anak, kaya tayo na tinatawag na mga anak ay we're just adopted to His family, brethren in Christ. Let us read here in Ephesians 1:5, Tagalog ang Biblia, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya,
ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban. And in Amplified Version Ephesians 1:5, for He foreordained us, destined us, planned in love for us to be adopted, revealed as His own children through Jesus Christ in accordance with the purpose of His will because it pleased Him and was His kind intent. So, grabe mga kapatid na yung pag-a-adapt po pala sa atin, ito po ay predestined na ng Panginoon beforehand bago malalang ang sanlibutan. Ito po ay layunin ng Diyos, ito po ay kalooban ng Diyos, at ito po ay ayon sa kanyang intention ang wika sa ating inaral, at ito po ay nakalulugod sa kanya na tayo ay mapabilang sa kanyang pamilya at tayo ay tawagin na kanyang mga anak, mga kapatid. Kaya maliwanag na we are predestined for adoption. Now that we are belongs to God's family, we are called His children. So, brethren in Christ, all na mayroon po ang ating ama, ay mayroon po tayong mga anak. Have we recalled yung sinabi po ng sa story po ng prodigal son, ang sabi po ng father doon sa kanyang elder son, "Son, all that I have is yours." Kaya we as adopted children of God and we are now belong to His family, lahat ng mayroon ng ating ama ay mayroon tayo, mga kapatid. And third point, last point, we are predestined for portion. Pag sinabing portion, mga kapatid, ay heritage, and mababasa po natin ito sa Ephesians 1:11, Tagalog ang Biblia. Tayo rin naman sa kaniya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo nang una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. And in Amplified Version Ephesians 1:11, in Him we also were made God's heritage, portion, and we obtained an inheritance, for we had been foreordained, chosen and appointed beforehand in accordance with His purpose, who works out everything in agreement with the counsel and design of His own will. So, brethren in Christ, this is one of God's design for us na tayo po, mga kapatid, ay maging tagapagmana. Tayo po ay magkamit ng mga inheritance na mayroon ng ating Panginoon. Kung natatandaan po natin, mga kapatid, sabi nga, we are co-heirs of Christ Jesus. Tayo ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoon Jesucristo because we are God's children, brethren in Christ. And again, this is in agreement to His counsel, to His purpose, and to His will, brethren in Christ. Kaya layunin ng Diyos ay makatanggap tayo ng pamana mula sa Kanya, kalooban ng Diyos na makatanggap tayo ng pamana sa Kanya. At of course, brethren in Christ, ito ay ayon sa kasunduan, ayon sa covenant, or ayon sa testamento na mayroon tayo sa ating Panginoon. Salamat because we are this inheritance, brethren in Christ, because we are made God's heritage, brethren in Christ, or portion. Kaya to sum up of what we tackled this morning, I have been predestined to be like Jesus, and we acronym the word REAP, R-E-A-P. First point, we are predestined for redemption. Second point, we are predestined for eternal life. Third point, we are predestined for adoption. And fourth point, last point, we are predestined for portion or heritage, brethren in Christ. And these are the acronym of the word REAP: redemption, eternal life, adoption, and portion or heritage. And this where we are predestined, brethren in Christ. Itinalaga ho tayo sa mga bagay na ito. Ang tayo ay magkaroon ng katubusan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, tayo ay maging anak ng Diyos, at tayo po ay maging tagapagmana kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Before we end up, brethren in Christ, let us read here in Romans 8:28-30, Tagalog ang Biblia. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos,
sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. And in Amplified Version Romans 8:28-30, we are assured and know that God, being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to His design and purpose. For those whom He foreknew, of whom He was aware and loved beforehand, He also destined from the beginning for ordaining them to be molded into the image of His Son and share inwardly His likeness, that He might become the firstborn among many brethren. And those whom He thus foreordained, He also called. And those whom He called, He also justified, acquitted, made righteous, putting them into right standing with Himself. And those whom He justified, He also glorified, raising them to a heavenly dignity and condition or state of being. So here, brethren in Christ, napakaliwanag na tayo ay nakikilala na noong una pa man, bago malikha ang sanglibutan, at ang kanyang mga nakikilala ay kanyang predestined, at ang mga predestined ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanyang justified, at ang kanyang mga justified, brethren in Christ, ay kanya naman pong glorified. Kaya mga kapatid, let us think on these things, brethren. We who are predestined by God are chosen, called, and cleansed according to His plan, purpose, and predetermination. Let me repeat, brethren in Christ, we who are predestined by God are chosen, called, and cleansed according to His plan, purpose, and predetermination. So here, brethren in Christ, alam naman po natin na tayo ay pinili, tinawag, at tayo ay nilinis through justification. Ibig sabihin ng justification, declared righteous. That's why we are called the righteousness of God according to His plan, purpose, and predetermination, brethren in Christ. So we are predetermined to be like His Son, brethren in Christ. And that's all for now, brethren, sa ating pong series, Who I Am with Christ Jesus. And we tackled part 24, entitled, I Have Been Predestined to be like Jesus. Mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon, because we are belong to what God has predestined before He created the world. Nakasama po tayo, mga kapatid, at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan, at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat God, because kami po ay iyong itinalaga bago pa man malikha ang sanglibutan upang kami ay makaranas ng katubusan, makaranas Panginoon ng buhay na walang hanggan, makaranas kami Panginoon at maibilang bilang iyong mga anak, at kami po ay makasamang maging tagapagmana ng aming Panginoong Hesukristo. Thank you so much, Lord, for this privilege, Jesus. We are so much grateful of being part of your predestined people, of your predestined church, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Lord. At dahil kami ay patuloy din lumalago sa iyong biyaya, ay aming ipinagpapasalamat ito, O Diyos. Lord, salamat, dahil tunay nga po na hindi lamang kami dapat lumago sa aming pananampalataya, dapat rin po kami lumago sa aming po, Panginoon, lumago kami sa iyong biyaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness, for your grace, for all the things that you have given to us. Thank you, Jesus, for making us grow in grace. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sumaatin po ang
pagpapala ng Ama at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at ang pag-aliw ng banal na Espiritu, humayo tayong taglay, mga kapatid, ang biyaya ng kaligtasan sa ating mga buhay na itinalaga sa atin bago pa man malikha ang sanlibutan. Mga kapatid, once again, I hope that we're blessed sa ating pong segment through the lens of grace. Muli, thank you sa inyong oras at panahon. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless us all.